Ito yung sinasabi ko. Kita nyo yung mga sampayan, kita nyo yung mga bahay. Imagine nyo kung wala yung mga squatter area na yan, kung gaano kalawak itong tulay na to. Manuel. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Grabe pala mga squatter area dito, mga informal settlers, oh. Grabe yung mga bahay na natayo nila. Again, San Miguel Drive pa rin to, ah. Para kasing U-turn to, eh, papunta sa kabila, eh. Ayun, pinapababa tayo ni boss. Baba muna tayo. Dito pa rin tayo sa San Miguel Drive, July 22, araw ng Friday dito sa Pilipinas. Kasama natin syempre Devolution Team. Grabe mga bahay dito. Grabe. Sobrang dami rin ng kalat. Ito yung mga gamit nila, oh. Lagi kong sinasabi, kakibat ng mga street dweller, mga informal settler, syempre yung dumi, no? Tulad na ito. Parang wala pa ako nakikitang informal settler na malinis, no? Yung tie up, kumbaga sa ano, bundle. Pero syempre, hindi naman natin nila lahat. Baka meron din naman dyan, no? Pero kung ikaw ay laking Maynila ka at alam mong hindi ka kayang tulonggesin, eh malamang sa alamang, eh alam mo kung anong sagot. Devolution Team pa rin kasama natin, syempre headed by the fearless engineer Bulanon. Itong lugar ng San Miguel Drive, eh naikutan pala ni CE o nating city engineer Andres. At pinapalinis nga, Diyos ko. At nababanggit ni Sir Jun, no, parang i-relocate ata to. Parang kung kasama ba sila, narinig natin kanina, kung kasama ba sila doon sa relocation. Mantakin mo talaga dito sa Pilipinas, oh. Tumira ka dito sa Maynila, maghintay ka lang ng ilang taon, mare-relocate ka. O pwede pang may pagkakataon pa na magkaroon ka ng bahay kaya nung pabahay ni Yon. So medyo magtitiis ka nga lang na ilang taon. Marami rin bata, pasensya na doon sa mga i-blur natin yung mga bata. Ayun, yung mga ilang partition ng screen natin kasi syempre bawal na bawal sa YouTube ang mga bata, lalo na yung mga nakatopless. Grabe dito sa San Miguel Drive. Nandang matagal ko nang gustong daanan to, matagal ko nang gustong pasukin to, pero syempre hindi tayo familiar dito sa lugar. Kaya ito, buti sakto na Chepuan kasama natin ang Devolution Team para ikutan itong San Miguel Drive. San Miguel Drive pala to. Grabe, kakibat talaga yung kalat, eh, no? Yung basura, yung, ewan ko ba, lagi-laging basa. Lagi may basura sa kung saan-saan. Hindi talaga maintindihan. Ayan, no? Yung mga kalat, no? Tapos laging basa. Hindi ko alam tuloy minsan yung mga clearing team, imbis na obstruction lang yung kukunin, pati basura tuloy, nahakot na, eh.
May proseso kasi yung pagkuha ng basura, no? Hindi pwede basta-basta kukunin ng basura kasi para sa kaalaman ng lahat. Ang kumukuha ng basura sa Metro Manila, sa Maynila, ay ang Lionel Garbage Collector. Takit muna tayo. May proseso kasi yung pagkuha ng basura, kaya tipong kaya Lionel Garbage Collector lang yung pwedeng kumuha, kasi doon pa iladadala niya sa Pier 18 at hihingi ka pa ng parang ticket para maitapon mo yung basura doon sa barge. So ganun yung proseso, hindi basta-basta pwede kumuha. Tsaka hindi naman basurero ang DEPW, pati na rin ang DPS. Ah, Coast Guard pala yun, may opisina pala ang Coast Guard dito. Grabe ang... Nakita ko na sa bandang harapan yung ano eh. Yung... Kaya ako tinawag na informal settler's nest o kaya squatter's nest. Pakita ko sa inyo. Pero dito muna tayo sa gilid. Nakita na ng mata ko eh. Ito na, yung sa ilalim ng tulay na to. Mantakin nyo kung gaano kadami yung mga informal settlers dito. O mas maduming pangalan na squatter, no? So gaya na sinasabi ko lagi, pwede, no? Ang analysisyon ko dito is pwedeng sumakay sa mga barko itong mga to, dahil ito ay pier. Tapos dito siyempre sila unang bababa. Tapos dito na siguro sila nakakapagpatay. Grabe, oh. Ito yung sinasabi ko. Kita nyo yung mga sampayan, kita nyo yung mga bahay. Imagine nyo kung wala yung mga squatter area na yan, kung gaano kalawak itong tulay na to. Manuel Delpan Bridge yung nasa ibabaw natin, o yung Rojas Bridge. Grabe, oh. Kita nyo mga habong-habong, yung mga kahoy-kahoy na bahay. Ito ang parang pinaka-nest nila, kaya ako tinawag na squatter's nest. Dahil isa to sa mga pinakamarami, pati yung nasa kabilang Delpan, yung Delpan Street, yung mga nilipat sa condominium mo na napakaswerte. Nagkaroon pa sila ngayon ng matinong bahay at maganda. Sa halagang 2,000 monthly, meron ka ng batong simento. Hindi ka naman mamoblema pagka umuulan kasi tumuturo ang mga bubong ninyo. Grabe doon. Grabe doon sa ilalim ng tulay na yun. Grabe. Tama lang na squatter's nest. O yung parang ito yung hideout, hideaway. Parang tirahan nila. Parang dito ang baksakan eh, ng mga informal settlers na yun. Ang sabi ni Sir John, pupunta daw tayo ng Loton para doon sa mga vendors. Tingnan natin. Okay, dito tayo sa may Loton. Sa may tapat ng park and ride. At pinagkukuha na rin syempre yung mga gamit na itong mga streetwear sa yun. Karamihan sa mga street dwellers talaga, sila pa yung matatapang na yan. So sila na nga yung nasa gilid-gilid, sila pa rin yung matatapang. So ito ang number one na problema ng lungsod na Maynila, itong mga street dwellers. Pati na rin yung mga squatters o yung mga informal settlers, dagdag na rin natin yan sa mga kakaharapin ng ating mayora Ani Lacuna. Number one na challenge to para sa kanya. Mahirap linisin dahil unang-una ay karamihan sa mga street dwellers, karamihan sa mga informal settlers ay mga galing probinsya. So yung mga informal settlers, parang sila na rin yung street dweller na nakakita ng opportunity na magtayo ng bahay. So parang sila na rin yun. Medyo nag-evolve lang na onte. Tapos yung karamihan doon, yung iba doon, nagiging vendor. So sila pa rin. Alisin mo na ang tricycle mo, sa'yo ba yan? Matatali ko yan. Balik tayo rito sa may Loton. Itong Liwasang Bonifacio, parang inaaraw-araw na naman to. Siyempre, yung mga vendors na naman dito, Diyos ko. Kung mapapansin nyo sa mga vlog natin, parang lagi tayo nandi dito. Yes, laging nandi dito ang demolition team. Parang inaaraw-araw na ata ito eh. Inaaraw-araw na natin ito. Pero still, nandi dito pa rin sila, oh. Ito pa rin, oh. Sanay na sanay yan, makipagtalo. Sanay na sanay yan, makipaghabulan.
Iwanan na natin yan. Dito muna tayo. Ayan, no? Kanya-kanya na silang kulasan, no? Huli ka. Yan, tindahan na yan, no? Nahulihan na yan, no? Nakaraan sa vlog natin. Parang every other day. Nakailang balik na tayo rito? Parang tatlo, apat. Still, andi dito pa na sila kasi talagang di pa pwedeng hindi mo araw-arawin to, no? Ito, no? Yan, no? Si ate, oh. Si kuyo, oh. Nahulihan na yan, eh. Huli yung sidecar niya. Liwas ang Bonifacio. O, Loton din naman ang tawag dito. Ito naman yung tapat ng post office. Kanina nandoon tayo sa tapat ng park and ride kung yung matatandaan. O baka familiar kayo doon sa mga lugar na yun. Ito eh, parte pa rin ng Maynila. Nandito pa rin tayo ang Chomolong Work Travel nyo para makapag-vlog dito sa lugar natin, no? Para doon sa mga nakakamiss na makita ang Maynila. Ewan ko lang kung mamimiss niyo pa ulit niyan. After all, dede, ano naman yan? Parte naman yan ng Maynila. Hindi naman, may mga lugar naman na napaganda na at maganda naman na talaga tulad ng mga Jones Bridge. Yung iba naman, pilit talagang inaalis yung mga squatter, nililipat sa magandang condominium, no? Pero talagang marami pang lilinisin. Although ito ang capital city ng Pilipinas, eh talagang mahaba-haba pa to. Mahaba-haba pa to. Ilang taon na yung binibilang natin. Kahit hindi na nasimula ni Yorme, kahit na numuunang panahon pa hanggang sa ngayon. May mga iilan na bago, syempre may mga iilan na natili, may iilan na nag-stay kung ano yung itsura. May iba naman na gumanda na rin, no? In fairness naman doon sa mga gumanda na lugar. Kahit pa paano nasilayan natin na pwede palang maganda. Pero karamihan, o yung may iilan na same-same. Dito tayo, takbo. Noong nakaraan lang, nandito tayo dahil doon sa nagwawalang street dweller, di ba? Tapos ngayon, mga vendors naman. Favorite na favorite nila yung mga ganito, no? Yung mga parks, yung mga underpasses, ilalim ng tulay, gilid ng tulay, overpasses, yung maraming tao, harap ng mall, kung saan makakahingi sila, makakapanglimos sila, maraming magbibigay, kung saan makakakuha sila ng mga kalakal nila, iipunin nila. Although tao din naman to mga to, no, syempre, hindi naman tayo ganun kasama, pero syempre, parte to ng pagdidisiplina, eh, no? Pag hindi kasi natin dinisiplina to, eh, patay, di ba? Baka kahit kayo, ayaw nyo na rin pumunta ng Maynila. Ito ay part ng pagdidisiplina. Ito ay parte ng paglilinis ng lungsod ng Maynila, no? Uli, itong mga vendors na to dito, may mga nag-aalaga pa na aso, nakanak pa, tuta pa. Again, liwas ng Bonifacio, ang dami natin pinanggalingan. Galing tayo sa San Miguel Drive, galing tayo sa may Loton, sa may tapat ng park and ride. At nandito tayo ngayon sa may Loton, tapat naman ng post office, no? Yung iba, siguro familiar dito. Dahil minsan ka na rin sumakay dito ng papuntang South o papuntang Pierre. Dito kasi ang sakayan yan, no? Yung mga galing ng Recto, biyaing Santa Cruz Pier. So, malamang nabilan nyo na rin itong mga to. Yung mga hindi naman na familiar dito, ito po ay parte ng Maynila, tapat po ng Manila Central Post Office kung saan tayo naguhulog ng sulat noon na hindi pa nai-invento yung mga cellphone, pager at kung ano-ano pa. Demolition team ang kasama natin, mga taga-demolition team yan. Ito, kinukuha na itong sidecar pa ito. Tinatapon yung tubig. Tariton. Tatanga naman talaga ko.
Iyakit na tong sidecar na to. Nakapwesta na. Pila pa, punong-puno na yung truck natin. Grabe, oh. Walang patid ang paglilinis. Kahit na minsan nakakasawa, parang nakukulangan sa mga pagpapatupad ng batas o nakukulangan sa pangil. Pero patuloy pa rin ang paglilinis. Kasi mas okay na to kaysa hindi kayo maglinis, kaysa hindi sila maglinis. Kasi pag hindi sila naglinis, lalala ng lalala to.